kasalukuyan ng board meeting sa law office pero parang walang narinig si Sian. Nakatingin to sa kawalan at malalim ang iniisip. Anong resulta naman to sa kay Sian? Tanong ni Attorney Hugo Villa. Sian, may kumalabit sa abogado kaya't napatingin to kay Attorney Villa. Sorry pero may iniisip ako. Ano to? I was asking you about the Mendoza case. Magkakaroon kami ng out of court meeting ng mga lawyers nila pero wala pang linaw. Please attend to this case, Sian. Mahalaga to't makapangyari ng opposite side. Alam ni Sian ito dahil may kaugnayan sa Alpha Group ang kalaban nila. Pero ayon kay Tina, hindi ang Alpha Group ang nagpapadala dito ng blackmail note. At naniniwala na rin si Sian. Lalo naguluhan ang isip nito nang maalala si Tina. Natapos ang meeting na hindi nito namamalayan. Lumapit dito si Attorney Hugo Villa at tinapekto ng matandang abogado sa balikat. May problema ka ba, Sian? Wala naman, pagod lamang ako. I understand, baka kailangan mo magbakasyon kahit sandali. Nakonsensya si Sian na makita ang concern ng matandang abogado. Alam niya madalas silang magtalo pero mabait naman si Attorney Villa. Marahil kailan ipaalam ko na sa iyo to, Attorney Villa. May nambablockmail sa akin. Good Lord! How? Why? Hindi ko alam pero hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang mga detalye. Baka makaapekto sa pagsiyasat. Ipinagbigay alam mo na ba ito sa pulisya? Hindi. May inupahan akong private detective. Ang pamamaraan ng blackmailer ay magdadamay ng inosenteng mga tao at ayokong matuguran ito ng media. Dumilim ang anyo ni Sian. Ngunit hindi ko alam kung maililihim ko pa ito. Kagabi nung nasa parking lot kami ni Tina, pagkagaling sa party, may isang nagtangkang sagasaan kami. Ano? Napaorong si Hugo at napakapit sa gilid ng lamesa. Namutla ito at napatingin sa kawalan. I don't know what to say, Sian. God, kumusta si Christina? Halatang rattled ang matandang abogado. Natumba siya at nagasgas ang kanyang binte at napunit pa ang gown niya, but she's okay now. Hindi dapat na mangyari to. It will be so tragic. Kaya nga aborido si Sian. Hindi dito dapat na isinasangkot si Tina sa gulong ito. Dahil alam nitong isang mabuting padre de familia si Hugo, gusto na sana itong ipagtapat dito ang tunay na papel ni Tina at ang namumuon nitong pag-ibig para sa babae. Kailangan may mapagsabihan nito ng damdamin. Parang mababalo na kasi si Sian. Ngunit naalala nito ang mahigpit na bili ni Tina na kailangan maging lihim lang ang lahat. Kailangan i-report mo na to sa polis. Ani Hugo, yan ang dapat mong gawin. Hindi pwede. Kung ako lamang sanang involved dito, hindi ako mag-aatubili. Ngunit may mga larawan at nakataya ang moralidad ko ng kumpanya at kayo din ang kawaawang babae. Hindi si Tina. Hindi, someone else. Pero palagay ko, dinoktor ang mga larawan. I see. No, you don't see. Pero hindi ko pa pwedeng ipaliwanag. Gusto ng blackmailer na magbitiw ako sa peso ko dito sa opisina. Pero bakit kaya? Yan nga ang malaking katanungan. Pero ipinangangako ko sa inyo na aalamin ko ang dahilan. May magagawa ba akong tulong Sian? Tanong ni Hugo na lalong namutla. Wala, pero mag-iingat ka rin. I have to go now. Baka hinihintay na ako ng kausap ko. Ilihim mo sana ito Hugo, kahit na sa misis mo. Baka kumarat at lalo makakasama. Of course, wala akong pagsasabihan. Pero kailan mag-usap tayong muli, Sian? Of course, pero saka na. Kailangan lumakad na ako. Sige, be careful. Dapat ay tumawag muna siya para sabing pupunta siya doon. Naisip ni Tina nang pumasok siya sa tanggapan ng law office si Sian. Lampas na ng alas 12 ng tanghali at tiyak na nakalabas ng abogado para mag-lunch. Good morning, ma'am. Bati ng sekretary ni Sian kay Christina. Can I help you? I hope so. Nakaalis na ba si Attorney Sian de la Vega? Ako si Christina Galie. Yes, I remember. Kayo pala yung magandang boses na nakausap ko sa phone. Napakaganda din pala ninyo. Swerte kayo dahil nariyan pa si Attorney. Biglang lumabas sa kanyang tanggapan si Sian at nagurot na makita si Tina. Oh, Tina! Malamig na pagbati ng abogado. Hindi naging maganda ang weekend nila dahil nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Iniwan siya ni Sian habang naliligo siya at hindi man lang nagpaalam ito. Please forgive me, she said with her eyes as she looked at him. Come inside and I will, his own eyes answered. Hindi nila malaman kung sino sa kanila ang unang kikilos. Sabay kasi silang nag-react na tila isang magnet na humila sa bawat isa to draw them together. I should have called first, Annie Christina. You're always welcome here, sinabi ko na ito sa iyo.
Nariyan lamang kasi ako sa malapit, so I thought of passing by. I'm glad you did. Itinaas ni Sian ang isang kamay para hapusin ang pisngi ni Christina. Hindi nila kapa na malay na nakalabas na ang sekretary ng abogado para mag-lunch. Hindi na ito nagpaalam pang makahalata na gustong magkasarili na ng dalawa. Nilukob ng kamay ng dalaga ang kamay ng lalaki. Sa ilang sandali, nakalimutan nila ang kanilang mga papel, ang kanilang mga galit at hinanakit, and were caught up in the spell of the moment. Kusang bumaba ang ulo ni Sian para ilapat nito ang mga labi sa mga labi ni Christina. And she not only received his kiss with fervor, but she kissed him back so heatedly. Oh, Christina! Pero nang uulitin sana ni Sian ang halik, itinaas si Christina ang dalawang kamay niya. Just a moment, Sian. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Ayoko magkaroon ka ng impresyon na may nagbago sa ating relasyon. Ang pakiramdam ng abogado ay binuhusan ito ng malamig na tubig. He stared at her nang maupo ang dalaga. Kung ganun, bakit ka nagpunta dito, Tina? May ibabalita ako sa'yo. May nakuha kong mahalagang impormasyon at alam ko, gusto mo itong malaman. So yun palang naging sanhi ng excitement sa mga mata ng babae at hindi ang damdamin ito sa kanilang dalawa. Baliw to kung inaakalan itong serious si Christina. She was just doing everything because of her job. Si Yan felt so frustrated. Isinuklain nito ang mga daliri sa buhok. Dinisimulan nito ang nasaktang damdamin. Thanks anyway. Gusto mong kumain, Tina? Kain tayo sa labas. No, ayoko. Tinapay lamang inalmasal ni Tina, ngunit alam niya, hindi siya makakakain kung magkaharap sila ni Sian ngayon. Magaling na ba ang mga gasgas mo? Okay na, pero makirot pa rin. Kaya nakapanta rin ako kasi halata pa mga ito. Kamusta ang umaga mo? Wala ako nakitang pangalawang blackmail note at wala naman nagtangkang sumagasa sa akin kaya maganda na rin ang araw ko. You are being sarcastic, Sian. Dahil hindi pa ako nagla-lunch, ngayon, will join me or not? Ilang sandali pa'y nasa gitna na sila ng traffic. Tungkol sa mga larawan, pinuntahan ko yung pole dancer sa kulungan. Pinuntahan mo? Hindi mo man lang isinangguni sa akin? Hindi ko naging patakaran na isang guni sa aking kliyente ang ginagawa kong pagkilos, Ian. Alam ng abogado na ayaw ni Christina ng client interference sa pag-iimbestiga niya. Ngunit sa kasong to dapat na may exception to the rule. Ano ang punto, Tina? Ang buhay ng ball dancer walang kinalaman dito. Bakit kailangan you have to humiliate her? I did not humiliate her. Tumaas ang tinig ni Tina. I know what I'm doing. Hindi to napahiya dahil hindi raw siya ang nasa larawan. And you believed her? Naniniwala din naman ako sa'yo, hindi ba? Pero hindi sa mga sinabi ko. Excuse me? Wala. May tattoo na kordeng puso ang ball dancer sa kanang braso nito. Totoong tattoo yun at hindi yun nabubura. Pero ang larawan, tingnan mo ang kanang braso na naroroon, lantad na lantad, walang tattoo. Nakita mo yung tattoo? Of course! Paano makakatulong ang natuklasan mong to para malaman natin ang identity ng blackmailer? May isa pa akong impormasyon. Tinawagan ko ang aking answering service at may tawag daw sa akin si Mr. Dongsi. Sumasama yata ang mga pangyayari. Will you let me finish first? Tumaas na naman ang tono ni Christina. I called Mr. Dongsi at sinabi nitong nakita na ng mga bata nito ang photographer na nagretoke ng mga larawan. Pinuntahan namin ang bodyguard ni Dongsi na si Chen ang photographer. At? Kumantang parang ibo ng photographer dahil natakot kay Chen. Please, tapusin mo ng kwento, Tina. Huwag mo akong ibitin. The suspense is killing me. Ayon sa photographer, ang nagutos dito ang doktorin ng mga larawan, isang weird na lalaki, matangkad at patpatin. Alam mo na ang ibig sabihin nito? Ang original blackmailer mo umupa ng iba to do his dirty job for him. It means na kilala mo ito, alam ito ang mga habits mo at mga kaso. Alam na ikaw ang humahawak sa case na raid na club. So isipin mo kung sinong makikinabang kapag nawala ka sa law office ninyo, Sian. Wala akong mag-isip. It is also absurd. Parang biglang naging pagod na pagod si Sian. Baka ang sekretarya ko. Madalas akong pagbantaan ng kung ano-ano ng babaeng yon. Pero of course, nagbibiro lamang ito. You cross a red light, Sian? Asked ni Tina nang nalampasan ng abogado ang red traffic light. Ano ka ba? Muntik na tuloy silang mabangga sa isang bus. Dali-daling inhinto na Sian ang kotse sa tabi ng kalsada. For a while, they were both shocked with fright. God! Naisip ni Sian, nawawala na ito sa sarili. Muntik na silang maaksidente. I'm sorry, Tina.
paghingi nito ng paumanhin. Nasabi ni Dina sa sarili, hindi na sila maaaring magsama ni Sian. There was simply too much tension. Marahil kailangan mo nang ibigay sa ibang kasong to. Formal pang sabi ng detective. May sapat ka ng impormasyon para lumapit sa mga otoridad. Gusto mo nang bitiwan ang kaso? You are abandoning me. Seryosong tanong ni Sian. She looked out of the car windows. Hindi ko alam, Sian, pero I think this is the best way so far. It would not stop me from wanting you, Tina. Hindi ko may boss si Christina. Malapit na niyang masolve ang kaso, pero nagiging complicated ang personal feelings niya. Mag-usap na lamang tayo muli, Sian. Pagod ang tinig ni Christina. Kung yan ang gusto mo, sang-ayon naman ni Sian. Sabay silang nanaog sa kondo ng umagang iyon. Papasok sa law office si Sian at si Tina naman ay may pupuntang isang kliyente. Tinungo nila ang parking space sa likod ng condominium kung saan nakaparada ang kanilang mga sasakyan. Magkatabi ang kanilang mga kotse kaya hindi maiwasan na mapatingin si Tina sa sasakyan ng abogado. Sian, look! Tiningnan ni Sian ang itinuro ni Tina. May maliit na package na nakalagay sa tabi ng driver's seat. Tulad ng dati, nakalock ang kotse. Bubuksan na sana ng abogado ang sasakyan nang pigilan to ni Tina. Wag! Baka bomba ang nariyan. Bumalik sila sa kondo. Panahon na marahil para tumawag tayo sa police department, anang abogado. This is getting serious. Binuksan ng mga tuuhan ng bomb squad ng pulisya ang kotse, pero false alarm. Hindi bomba ang nasa package. Ngunit may naka-attach dito na maikling note. Huling pagkakataon mo na to para umalis sa trabaho. Hindi ako nagbibiro. Ang second note mula sa blackmailer. Sinisi pa sila ng mga polis. Bakit ngayon lamang ninyo ito'y pinagbigay alam sa amin? Tanong namumunod si SPO3, David Lucio. Ipinagtapat nila dito ang kanilang ginagawang pagpapanggap. Effective naman ang naisip ninyo. Wika ni SPO3 Lucio. Ngunit ngayon sa palagay ko, hindi na kayo nagpapanggap. You have fallen in love with each other. Ngayon, payag ka bang ipagsapalaran ni Miss Gally ang buhay niya para sa kasong to? Matinik ang kalaban ninyo. Kaya bang dalhin ang konsensya ninyo kung may mangyayaring masama sa bawat isa sa inyo? I suggest that you have been placed under police surveillance. Si Sian ang tinutukoy ng polis. Hindi pwede, tutol ni Christina. Close kay Sian ang blackmailer at halatang halata kung may tauhan ng polis siyang hahawak sa kaso. Magtatago ang blackmailer at ang utusan na lamang nito ay ang kikilos at tiyak na higit itong panganib. Isang professional killer talaga. Pero tama si Mr. Lucio, Tina. Ani Sian, huwag mong sabihing susunod ka dito. Maktol ng dalaga. Pag-usapan ninyo ito, aalis na muna kami. Ani SPO3 Lucio. Tumayo ito at nagpaalam na. Tama ang pulisya, Tina. Ako ang una mong binayaran para sa kasong to at gusto kong tapusin to. I don't leave a job undone. Hindi ikaw ang bibigay ng desisyon. Namuhunan na ako ng buhay at panahon sa kasong to. Pero ayoko malagay sa panganib ang buhay mo. Can't you understand this? No! May sinimulan tayong relasyon, Tina. Magkaibigan lang tayo, Sian. Magkaibigan, lamang? Inawakan ng abogado magkabilang balikat ang dalaga and bent his head to kiss her lips. Para sa akin, higit pa ron, Christina. Please, Sian. Gusto ko lang tapusin ang trabaho ko so I can move on to the next one. Kung ano mang chemistry ang namigitin sa atin, lilipas din do kapag nakabalik na tayo sa dati natin na normal na pamumuhay. Ganon nga kaya, Tina? He framed her face in his hands. Unlike his hands were steady. Can we ever forget what happened between us? He kissed her again hungrily. At ito, makakalimutan ba natin to? His hands cupped her breast. Kailangan madama ni Christina na hindi lamang physical attraction ang nadarama ni Sian. Ngunit nagsisimula na dito. With his passion, with his need, and hunger. Christina trembled as if her lifeblood was being drained out from her and she was losing everything. Emotions, thoughts, willpower. Please, bitiwan mo ako, Sian. Nakita ng lalaki ang mga luhang dumalay na sa mga pisngi ng dalaga. Bakit kailangan sirain mong maganda nating pagtitinginan, Sian? Umiiyak pang tanong ni Tina. Crying, she ran to the door and left. Mabuti na lamang diyan nakalimutang dalhin ang kanyang purse. Hindi na dinig ni Tina ang pagtawag ni Sian, ang paglagapak ng isinara niyang pintuan. Alam lamang niya ang sakit na nadama at hindi ba't naisumpa niya sa sarili na wala nang maaaring manakit pang muli sa kanyang damdamin.
Umuwi siya ng kanyang apartment at doon nagmukmok si Christina. Naging masalimuot ang buhay niya at sinikap niyang gawing simple ito sa loob ng maraming taon. Naalala niya si Sian. Baka nasa panganib ang buhay ng binata. Alam niyang hindi na niya kailan matatakasan ang mga alaalang may kaugnayan sa abogado. Nakapagkit ito sa kanyang puso at isipan tulad ng mga alaala ng mga halik nito na tila naiwan na sa kanyang mga labi. Nagulat siya na makita niya si Shen nakakapasok sa apartment niya. Gusto kang makausap ni Mr. Dongsi. Importante. Uli-uli, kumato ka naman at huwag kang magugulat ha? Asik niya. Gusto kang makausap ni Mr. Dongsi. Ulit ng malahiganteng bodyguard ng pinuno ng Alpha Group of Companies. Napilitang sumulat kay Shen si Christina. Nakaparada sa labas ang itim na Mercedes ni Mr. C. Bumukas ang pinto nito at pumasok siya sa loob. Mahalaga ang sasabihin ko, Christina, let's go for a drive. Sumakay na nga rin si Chen. May nagawa na ba mga polis tungkol sa pangalawang pagbabanta ng blackmailer? Ewan ko, Mr. Dongsi, wala na ako sa kaso. Tinanggal na ako ni Attorney De La Vega. At bakit? Ikaw ang nagtsaga sa kaso since the beginning at pagkatapos tatanggalin ka nito? It's not fair. Inilalayo lamang daw nito ako sa panganib. Kung gayon maaaring talagang mahal ka nito. Ewan ko. Wala na akong pakialam. Pero bakit napakalungkot mo, Christina? Kasi alam kong nanganganib ang buhay niya. Wala akong magawa tungkol dito. Ang pangalan bang Arnel Rodeo ay may kahulugan sa'yo? Hindi ko to kilala. Small time crook. Ipinigyayabang nito ang may ayayariin itong tao na matagal nitong gustong iligpit kahit hindi ito bayaran. May atraso daw ito dito. Matangkad si Arnel Rodeo. Patpatin at pukang weird. May ipinadoktor itong mga larawan na photographer na nakausap ninyo ni Chen. Nag-isip si Christina. Paano kaya niya itatanong kay Sian at paano siya makakatulong dito? Gayong galit ito sa kanya. San matatagpuan itong Arnel Rodeo na ito? Nagtago na yata. Walang nakakakita dito sa loob na nakaraang tatlong araw. Bukas may malaking party sa bahay ni Congressman Conrad. Dapat pupunta kami doon ni Sian. Pupunta kaya ito kahit nawala ako? Tiyak! Naroon lahat ng mga matitinig na lawyers and businessmen and he would not miss it. Ako'y pupunta rin. You can go with me if you like. Pero baka may kasama ka na. Wala. Tiyak na magkikita kay Don ni De La Vega. Baka ayaw nito ako makita. Mali ka, Christina. I am sure he will be very happy to see you there. Sige, Mr. C. Sasama ako. Nakatayo si Sian sa tabi ng mag-asawang Hugo Villa. Hindi naiintindihan ng abogado ang pinag-uusapan nila at hindi nito alam kung bakit naririto ito. Hindi nga lamang nito napahindian ang kaparter sa opisina. He feels miserable at kasalanan itong lahat ni Christina. Hindi nito makontak ang dalaga at nag-iwan ito ng isang dosen ng messages sa answering machine ng detective, ngunit hindi ito nagre-return call. Hindi nito siya masisi. Masyado nitong inapura ang dalaga para tanggapin ang mga hindi pa dapat handang tanggapin ang dalaga. Dapat binigyan niya ito ng sapat na panahon. Pero he fell for her so hard. He wanted to own her and never let her go. On the other hand, he was glad na wala na sa kasong dalaga. Naalis na ito sa panganib. Kaya na siguro ni SPO3 David Tuso ang kaso. May mga tauhan ng pulis sa party ngayon para sabay-bayan si Sian. Gusto mang umuwi ni Sian pero makapanghinga at mag-isip kung paano ito mapapabalik si Christina. Naglalagay ito ng alak sa kopita na makita nito ang magandang dalaga, nakagown, nakakapit sa braso ni Mr. Dongsi ng Alpha Group. He wove his way through the crowd patungo sa kanila. His loneliness turned to anger. Ito na ang pinakamasamang entrance si Christina. Nakita ni Christina ang galit sa mukha ni Sian. She wanted to turn and run away. Ngunit narito siya para tapusin ang trabaho niyang sinimulan. Nakita rin ni Mr. Dongsi si Sian De La Vega. Pinisil nito ang kamay ni Tina in warning. Attorney De La Vega, so you're here. I was really hoping to see you dahil nakita ko itong si Christina na stranded at sinakay ko. Anang inchik. Sana tinawagan mo ko, darling. Ani siya na tinawakan ng kamay ni Christina. He almost pulled her away from her Chinese escort na kinangiti na lamang ni Mr. Dongsi. Baliw ka ba? Asik na siya nang isinasayo na nito si Christina sa dance floor kung saan niya halos kalad ka rin ang dalaga. Bakit ka sumama kay Dongsi? Marahil nga dahil nakikipag-usap ako sa isang katulad mong walang modo. Galit din si Christina.
Binabastos mo isang taong malaki na itulong sa problema mo na hindi ka man lamang nagpapasalamat dito. Ayoko makipag-usap ka sa kanya. Bakit ka sumama sa kanya? Will you shut up? May dahilan ako. Tumahimik ang dalawa na mapansin nila na pinagtitinginan sila ng ilang sumasayaw. Ang ganda mo ngayon. Pag-iiba ni Sian sa usapan. Yan ba ang resulta ng pagkakalayo natin? Inalis mo ko sa kaso. Pero hindi sa buhay ko. Para sa akin, you are a woman first bago ang isang matinik na lady detective. Gusto kitang tulungan, Sian. Tumunog ang cellphone ni Christina. Sandali lang, Sian. May kakausapin lang ako. Bumalik ka agad. May nagdaang waiter at nagabot ng kupitan ng whiskey kay Sian. Nakakailang lagok pa lamang ang abogado nang mawalan ito ng ulirat.